Magandang araw na Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Isinusulo ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang wastong pangangalaga sa isla ng Siargao na itinuturing na prime surfing destination sa mundo. Sa 27th Siargao International Surfing Cup, ipinhatid ng kanyang anak na si William Vincent ang kanyang panawagan na pagsunod sa eco-friendly practices sa naturang isla. Ilan na aniya rito ang responsabling pangingisda, paggamit ng mga produktong eco-friendly at pagbili ng mga seafood mula sa sustainable farming. Sa gitna nito, ipinabot din ng Pangulo ang mga hakbang ng gobyerno para suportahan ang isla, kabilang na ang New Siargao Airport Development Project na bubuhay aniya sa ekonomiya at turismo sa isla. Sa gayon, kilala ang Siargao Island bilang surfing capital ng bansa na tahanan ng ilan sa pinakamagagandang beach spots sa buong Asya. Kinasuhan ng Office of the Ombudsman si dating Health Secretary at ngayon Iloilo Representative Janet Garin kasama ang apat iba pang kaugnay ng umano'y maanumalyang transaksyon ng 3.5 billion pesos na halaga ng Denvaxa procurement. Kabilang sa sinampahan ng kasong graft at technical malversation ng mga dating opisyal ng Department of Health. Partikular na rito, sina dating Health Undersecretary Gerardo Bayugo, dating Health Officer in Charge Director Maria Joyce Tucusin, dating DOH Undersecretary Kenneth Hartiganco at dating Philippine Children's Medical Center Chief Julius Lecciones. Maliban kay Bayugo, kinasuhan din sila ng illegal use of public funds. Sa kabila nito, kumpiyansa naman si Garin na madidismiss ang mga naturang kaso laban sa kanya. Handa rin aniya siyang harapin ang mga reklamo lalo't malinis umano ang kanyang konsensya. Una nang iginiit ng Ombudsman na hindi bahagi ng Expanded Immunization Program ang naturang procurement ng DOH sa Sanofi Pasteur. Hindi rin anila nakatala sa Philippine National Drug Formulary Volume 1 ang Dengvaxia vaccine. Maalalang ikinasang rollout ng naturang bakuna sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa ilalim ng Dengue Immunization Program. Umalma si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa patutsada ng China na tuta umano ng Estados Unidos ang Pilipinas. Gayet ng leader, insulto ito sa mga Pilipino lalo pat na sa panig ng bansa ang karapatan sa West Philippine Sea. Sa bagong Pilipinas Ngayon briefing, sinabi ni Teodoro na dapat tumindig ang bawat Pilipino laban sa naturang pang-iinsulto. Aniya, tila paboritong alegasyon na ng China na sunod-sunuran lang ang mga Pinoy sa umano'y playbook ng Amerika. Una nang sinabi ni Teodoro na hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas, pero dapat aniyang masiguro ang proteksyon sa mga maritime territories nito. Nanindigan din ang leader na labag sa international norms ang ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Isinapubliko na ng Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church ang logo ng translasyon para sa susunod na taon. Inanunsyo rin ng Quiapo Church ang tema ng translasyon na Ibig kong makita si Jesus na hango sa John 12 verse 21. Ayon sa simbahan, ang apat na tao sa logo ay kumakatawan sa mga deboto na nais masumpungan si Jesus. Sumisimbolo din anila ito sa kagustuhan ng mga deboto na maramdaman ang milagro mula kay Jesus na nagbibigay kapayapaan at ginhawa sa kanilang puso. Ayon kay Quiapo Church Rector Father Rufino Sescon Jr., dapat na maging ehemplo ng mga deboto si Jesus pagdating sa pagkalinga sa komunidad. Samantala, tiniyak naman ng leader na puspusa na ang paghahanda ng simbahan para sa translasyon kung saan maaasahan ang unti-unting pagluluwag ng mga safety protocol at pagbalik ng ilang tradisyon kasunod ng 3 taong pagtigil ito bunsod ng COVID-19 pandemic. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pong mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account, the dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 60 days na lang, Pasko na! Ako si Stephanie Civiliano. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.